walang storyboard, walang plano, walang script, walang pagkain, maliban sa aking kikitain. Sa loob ng 20 araw, magiging padjak driver ako. Pero hindi dahil gusto kong maranasan ng hirap o gusto kong masalamuha, hindi. Gusto ko lang maging tao sa pinakadalisay na paraan, sa pinakapuro, sa pinakatotoo. Ayokong makibagay sa mga tao kasi hindi naman lahat ng tao mapapakibagayan mo. Kaya ang pinakasimpleng sagot, makitao at magpasaya. Sa loob ng 20 araw na iyon, lulunukin ko lahat ng sinabi ko. Ako nga pala si Ian Baluka at ito ang Boundary. Kayo po, ano pong palagay niyo doon? Kaya ko kaya? Yung budget ko, kasi dito. kaya mo yan! Ano bang magandang gawin, sir, pag magpapadyak? Para masiguro kung maganda yung mangyayari. Una, kapag kapadyak, dapat alam mo yung ruta. Tapos, pag sakay ng pasayro, siyempre tatanungin mo kung halimbawa may tumakay, saan po kayo, saan ang punta mo. Yung lagi. Yakin mo ito. Kuya, saan po tayo ulit nang galing? Sa San Rafael, sa Santiago, tapos... Divina Pastora. Divina Pastora. Tres Reyes. San Vicente. Tapos ngayon po, Santa Cruz. Santa Cruz tayo. Aha. Dapat yung drivers should be 18 years old up. Hindi pwede yung mga bata. And then, dapat meron silang registration. The padyak also, dapat na malinis yung mga drivers. It will encourage more passengers, of course. Ito na. Unang araw ko bilang isang padyak driver. Sana marami akong makilalang tao. Sana maraming sumakay sa akin. Kasi kung wala, ewan ko. Tim! Pesos na to, ito yung pinakauna kong kinita. Bale, syempre sinuklihan ko siya ng 15 kasi 5 piso lang yung biyahe mula doon sa San Vicente papunta dito. Tries lang, masaya ako. Ngayon nakatila ako dito. Uy! Nag-aantay. May... ano yun sa kotse? Yung nag-bounce. Meron ganun yung... padyak ko, kaya all good. Sa pila, mga gano'ng katagal ang inaantay bago magkaroon ng customer ulit? Hindi, mabilis. Minsan mabagal. Ano mo magkano yung kinikita sa araw-araw, yung normal? Pag normal, 150. 150? Oo. Pag medyo, 300, kaya natin magkapo. Kaya 300? Aba! Ako po. Nandahapon. From Zacapian! Kaya naman pala ang 300 pesos per day. Kahit na paminsan ay maulan, kahit paminsan nasisira yung kadena ng bisikleta ko, kahit nakakapagod ang maghapong kayon, nagagampanan ko pa rin ang pinunta ko rito. Sa isang bibihirang pagkakataon, alam ko kung saan ako pupunta at mas mainam pa, may napapasaya akong iba.
at bilang isang manlilikha ng sining na alam ang kanyang direksyon, naisip ko ang pinakaluhikal na dapat gawin. Gumawa ng ibang bagay. Sinubukan kong magsabong, gumawa ako ng video para sa Cub Scout representatives ng munisipal na pinagpapadyakan ko, inuna ko ang ganda ng makakuha ng documentary na to kesa sa kwento. Sa bagay, alam kong gagana to. Dapat gumana to. Hindi ko pa rin alam kung gagana to. Mahirap kasing maghanap ng kasiyahan. Kailangan mong ianok yung sarili mo sa kanila. Kailangan mong lumapit. At yun yung pinakamahirap kasi baka hindi tanggapin. Pero yun lang naman talaga yung gusto kong abutin. Yung pakikisama, pagsama sa lakbayin ng ibang tao para makamit kung ano ang gusto nila. Malay mo, maging totoo rin talaga ang saya. Pitong araw na akong padyak driver. Sa loob ng panahong iyon, marami na akong nakilala at nakausap. Narinig ko rin yung kanilang mga hinaing. Kung iisipin, sakit lang sa katawan ang suliranin ko. Biruin mo, sa loob ng 7 araw, itong taong to, nakalibre ng 7 almusal, 4 na tanghalian, at 6 na hapunan. Hindi ganun yun eh. Sa buhay ng parapadyak, walang libreng mahanap. Lahat may katapat na hirap. Kahit sinko, pagtatagaw na namo yan. Pagtatagaw na lang namin yan, makagamang piso lang. Pang ano lang ba? Pang makarami lang ba ng ano? Ang kita. Kala kagaya ng ano, ng kagaya nito, bumili ako ng 1 kilong bigas. Uling, yung pangsaing na yun. Wala pang pang-ulam. Wala pa pang ulam. Maya-maya ba? Maya ba? Ito yung kinita mo, may ipis pa, tingnan mo. Hindi, wala yan. Kaya minsan, hanapin ko na lang pang-ulam naman. Uuwi muna ako ng bahay. Pagkatapos, ulam naman na hanapin ko, ulam naman. Sige. Pag ulang wala, talagang ano. Minsan, naranasan ko eh. Nagkaroon naman kami ng tinapay. 10 pisong tinapay. Tapos tubig, makaraos lang. Ganun lang talaga. Kung tutusin, talagang parang ano eh, sagad na yan. Pag yung hanap buhay mo sa maghapon, talagang sa maghapon lang ko, ano mo yan, gagastigin. Tapos kinabukasan, panibago rin naman eh. Yung wala pala, ito naman dyan may, halimbawa, mag, yung sobra, pwede mong itago, pwede mong wala. Talagang sapat ka, sapat yun. Kaya mo sa maghapon, talagang sa maghapon mo yan gagamitin. Ting ano, bangko, rural bank. Nung araw, yan ang mga bangko po to dati? Ano pong nangyari? Na-bankrupt. Na-bankrupt? Dati dyan po kayo lagi nagpapaano? Nagpapa... Dyan ngayon po kayo nagde-deposit. Ay, hindi. Wala naman kami di-deposit eh. Ano yun, pasok ka. Apo. Kinakas siya nga, kinakas siya nga namin yung manididibay. Isang kilong bigas, tapos isda, tapos kung ano pa, tapos mayroon pa yan yung mga baon ng bata. O, bibigyan na yung panganay ko, binibigyan ko. Sipag at siyaga lang. 15. Yung pangalawa, 8 pisos. Yung grade 1 ko, 5. Ayaw ng tris. Gustusin ko na. Oh. Kung pag-iisipin sa pamilya, kulang pangtustos ang padyak para makatapos ang inaanak sa pag-aaral. Ano pong ginagawa nyo pag ano? Pag hindi po talaga sapat yung kinita nyo? Siyempre, magsa-sideline ka kung anong, halimbawa, tulad ko, kanina, mayroon nag-hire sa amin na ililibing nga patay, yan. Extra, yan ang extra na ako.
na sideline ko sa maliban sa padyak. Sino bang niloko ko? Kaya lang naman paulit-ulit na sinasabi ng mga padyak driver na ang pinakamahirap sa trabaho nila ay lumapagod. Hihingal ka talaga. Nakakapagod to eh. Kasi yun pa lang, sapat na. Hindi na nila iniinda ang kakulangan sa pagkain, kakulangan sa pera. Kasi mundo na yun. Parte na yun ng mundo nila. Maswerte na lang yung mga taong katulad ni Manoy Musang na merong sideline. Pero may mga bagay lang talaga na hindi mo mapipigilan. Paano po kayo ulit na pilay? Natutuwa lang, nakainom ng konti. Nakainom ng konti. Ngayon yung ceiling fan ito, sinasaksak ko dyan. Bumigay yung, tulad yung dati yung sayo. Bale ano, kanina, nung binisita namin si Manoy Musang, medyo pag-upo ko, nasira yung upuan. Kaya bibili kami ngayon ng bagong upuan para sa kanya. Nabilang, magsararo. Yan, ito ang nakainay din ko dito. Bali, at saka ito yung mata ko na ano dito sa kanto. Kaya dumugo ba yan? Ay, buti yan. Kaya ito nga. Kinalitang po namin yung upuan para atin. Ayos lang yun. Ito yung asawa ko. Ito naman yung mga pamangkin ko, yung ano yung bunso kong anak, lahat sila mga pamangkin ko. Tapos yung mga anak ko wala dito, ito lang yung isa nandito. Yung panganay kong anak wala na, patay na eh. Bali, apat na lang yung natitira sa amin yung mga anak ko. Isa yung panganay na wala na, patay na eh. Unang pinahiram sa akin ni Manoy Musang tong padyak. Sabi sa akin, ituring ka daw na parang sa akin. Ngayon, nasigira na nga yung pedal, kaya hinihila namin yung padyak. Galing sa likod. At dahil nga, sabi niya sa akin na ituring ka daw sa akin, dapat ayusin ko. Kaya ito kami ngayon, papunta doon sa paayusan ng padyak. Bakit niyo po ipagpapatuloy ulit yung pagpapadyak niya ngayon? Yun ang hanap buhay ko. Siyempre kung hindi ako magpapadyak, saan kami kukuha ng pangtustos sa pamilya ko? Kung hindi ako magpapadyak, yun ang ano ko eh. Una naman sa pagkain, financial, mga kung may kailangan ng anak ko doon sa eskwela, doon ko kinukuha sa pagpadyak. Ayong input, kung tumigil ako, di wala na, hindi makapag-aaral yung anak ko. Hindi ko alam kung paano tatapusin ang kwento na to. Pag-alis ko ng bato, alam ko na parang may kulang pa sa aking salaysay. Pero ganun naman talaga siguro ang kwento ng buhay. Ang kwento ng paghahanap ng kasiyahan. Magpepedal ka lang na magpepedal hanggang sa masilip mo ang hinahanap mo. Ang natutunan ko lang, kapag binigyan ka ng pagkakataon na sumaya, ibalik mo. Hindi pa ako tapos magpedal. Kaya kung trip mo umangkas, tara. Akala ko kaya, pero sa ngayon mukhang kahit boundary hindi ko maabot.